umayos ka, isusumbong kita. Ano sakit ba? Sakit mo? Oo, dalawang beses akong dumumi. Star. Ano yun, ha? Insan, kamusta ka naman? Malawak na ang karanasan ko bilang pulis. At wala akong pakialam kung maliit lang ang injury niya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang isang senior officer na gaya ko. Hindi ikaw ang boss ko. At isa pa, suspindido ka na sa department ko. Pinoprotektahan ko lang ang isang witness at may nag-frame up lang sa akin. Inosente ako. Hoy, pagbalik ko sa duty, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Kaya mag-iingat ka sa sinasabi mo. Tama na yan. Huwag ka na makipagtalo sa kanya. Hayaan mo na siya. Sige, palakasin mo na lang ang loob niya, ha? Mag-undercover pa yan, eh. Undercover? Huwag mo na siyang gawing undercover. Ayoko sa mga naga-undercover, eh. Star Chow, nangako ka sa akin na hindi ka na mag-undercover ulit, diba? Oo, pero mas gusto ko na yun kaysa protektahan ng mokong yan. Hindi kita kailangan para protektahan ako. Pero higit 30 beses ka nang inatake pagkatapos kang masuspindi. Oo, no, nalaman ka? Huwag nga kayo mag-away. Bibigyan ko na lang kayo ng soup, okay? Kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Masakit ang ulo ko. Medyo nahihilo pa nga ako, eh. Ayaw mong umalis sa ospital kasi ang gaganda ng mga nurse dito. Napaso ako. Nurse, kailan ba ako makakalabas dito sa ospital? Huwag ka nang tumingin doon. Napaso lang ako, wala ka pang pake. Humingi ka na lang ng gamot sa nurse. Huwag kang tumingin doon. Hindi naman, ah. Grabe ka! Ang sama mo! Sumama! Ang sama mo! Ang sama mo! Sumama! Diyos ako! Grabe ka! Ang sama mo! Sumama! HQ, ito si Star Chow. Tumawag ka ba? Oo. Okay. May pinabagsak akong kilalang grupo ng mga killer. At may inaresto akong mga kriminal. Pumunta na kayo dito. May ginagawa din ako. Sabi na, Officer Light, pumunta ka na agad sa crime scene. Hindi pwede. Pinaprotektahan ko yung witness. Pabayaan mo na lang daw. Kailangan mo na pumunta ron. Pabayaan ang lahat? Oo. Okay, sige. Sandali. Walang kikilos. Pupulutin ko yung baril. Nasaan si Star? Lahat kayo, harap sa pader. Anong problema? Pinapunta siya sa headquarters. Naku, nasira yung test tube. Bigyan mo ako ng flask para dito. Opo, sir. Ma'am. Kompleto na yan, ha? Ano nangyari dito? Isa tong homicide. Si Officer Lai, sino yung tinutukoy mo? Yung yun. Pinalalabas niyang siya si Bruce Willis at pinangalaan na siya sa isang super cop. Ikaw na lang bahala sa lokong yun. Sorry po, sir. Nasaktan ba kayo? Oh, ano sa tingin mo? Siyempre nasaktan sorry ako. Sorry po. Tungkol sa nangyaring pagpatay. Ang lupit nito, ha? Alam mo, Million Wong pangalan na namatay. Tinali ang mga kamay niya at sinaksak ng ice dagger hanggang sa mamatay. At yung paraan ng pagpatay sa kanya katulad ng sa pelikula. Anong gusto mong gawin ko sa kasong ito, ha? Tignan mo ang litratong to. Kailan mo ako pinicturan? Ayoko nito, ha? Yan ang litrato na namatay. Magkamukha kayo pero may nunal siya sa mukha. Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ka nakakatawa, ha? Pabor nga yan sa'yo. Okay. Ang mission mo, magpanggap bilang si Million Wong at bumalik sa bahay niya para mantayan ang asawa niya si Judy Wong at ang kaibigan niya si Taylor Lam na lagi siyang inaabuso. Sila pinaghihinala ang mamamatay tao. At yun po ang kailangan ko imbestigan para makasiguro tayo. Tama! Gusto mo bang mag-undercover? Basta yun ang gusto kong gawin mo. At kung hindi yun masusunod, tatawagin kitang isang taksil. Maliwanag ba? Nakikiusap ako. Ayoko na po mag-undercover. Nangako pa naman ako sa girlfriend ko na hindi na ako mag-undercover kahit na kailan. Kung gagawin ko ito, baka mawala siya sa akin. Pakiusap. Maawa ka sa akin. Nagbabakaawa ko sa iyo, sir.
Bahala ka. Kailangan na natin siya parusahan. Kasuha siya ng paninira ng ebidensya. Opo, sir. Ikaw talaga. Tinakot mo ako dun, ah. Kung tatanggi ako, meron namang ibang papayag na gawin to, eh. Di sige. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Basta sabihin mo lang na... Hindi ako na nga ako kay McDonough para lang suyuin ako ng 8 beses! Tumigil ka! McDonough yun! McDonough! Hindi ko kayang gawin ang misyon na to! Hindi! Kailangan mong gawin yun! Masyado kang dominante! Dominic ang pangalan ko! Christian name! Sumusobra ka na, ha? Alam mo bang isa akong kung fu master? Eksperto ako sa no shadow fist at skeleton kick! At sinisiguro ko sa iyo hindi mo ako matatalo kahit na kailan! Kung kinakailangan, ililigpit ito gamit lang ang dila ko! Gusto mo ba talagang gawin ko to? Malalim siguro ang dahilan kung bakit gusto mo akong maging undercover. Pero sige, pag-iisipan ko, ha? Nirerespeto ko ang desisyon mo. Okay. Sige. Sa totoo lang, gusto ko naman talaga mag-undercover, eh. Ikaw nagsabi niyan. Hindi kita pinilit. Ikaw talaga? Paano mo nasabi yun sa isang matalik mong kaibigan, ha? Nakakatawa ka, ha? Kaibigan ba turing mo sa akin? Uy, pairamin mo ko ng 100,000 para makabili ng bahay. Tignan mo to, sama ng ugali. Pagbutihin mo pagluto sa kaso, ha? So, suporta kita. Ah, ang magiging bayo ko. Buti na lang nakita kita dito. Ililibre kita. Pero pera muna ako ng 20,000. Suspendido ka na. Ang kapal din ng mukha mo para humiram ng pera. Naparito ako para mag-report ng krimen. Sandali lang. Di ba, sabi mo, susuportahan mo pa rin ako? Gagawin kong lahat para tulungan ka. Kung ganon, gusto ko siyang maging assistant. Huh? Yung fourth seat sa third row. Ang OA mo naman! Wala ka lang pa kayo! Late ka na. Alam mo naman, busy ako, eh. Ano, okay ba yung kwenta? Ayun, sinamahan ng babae yung lalaki sa isang kwarto. Tapos pinatay niyo yung lalaki gamit ang ice dagger. Uy! May gusto akong sabihin sa'yo. Ano? Nag-resign na ako sa trabaho ko sa eskwelahan. Gusto kong tulungan ng mama ko para bantayan yung flower shop niya. No! Gusto ko sanang tumanggap ng mga order mula sa hotel at mga restaurant. Maganda yung naisip ko, di ba? Oo, maganda nga yun. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Mag-undercover ako bukas. Seryoso ka? Oo, yun ang pinapagawa sa akin, eh. Hindi ka ba nagsasawa? Nagsasawa. Pero yung boss ko, hindi. Anong identity ang gagamitin mo ngayon? Asawa ng isang babaeng mayaman. Sinong babae naman yun? Oh, sikreto lang to, ha? Si Judy Wong. Yung laging chinichismis sa magazine. Ito lang ang pwede kong sabihin. Yung ibang bagay confidential na. Okay lang ba? Ang okay mo naman. Wala pa nakakatakot sa eksena. Gusto mo lang yata samantalahin yung pagkakataon, eh. Huh? Alis na ako. Diyan ka na. Hoy, excuse me. Dun? Taga! Uy! Nag-away? Saan ka pupunta? Hoy! Ano ba? Anong pakialam mo? Saan ka pupunta? Hoy! Nangako ka sa akin na hindi ka na mag-undercover ulit. Nakalimutan mo na ba yun? Ano ka ba? Itong inutos sa akin, eh. Wala akong magagawa. Chinese New Year's Eve na bukas. Nangako ka na magdi-dinner tayo kasama ang pamilya ko. Umihi ka lang ulit. Hindi na importante yon. Intindihin mo naman ako. Huwag ka na magalit. Kung ganun, mas gusto mo maging asawa ni Judy Wong. Payag ka bang magsiping kayo, ha? Makikipagsiping ka ba sa kanya? Weirdo yun, eh. Patayin niya muna ako bago mangyari yun. Hindi ko gagawin yun. Sige, bilang kapalit. Makikipag-date ako sa ibang lalaki. Wag! Hindi ko naman ginusto to, eh. Trabaho lang naman to. Excuse Hindi pwede! Umihi na ako ulit. Eh, di dumumi ka! Tandaan mo, wala akong pakialam kung magkakamali ka ulit. Maghihigante ako dahil sa ginawa mong yan. Makikipag-sip ako sa 10 lalaki. What? Magagawa mo talaga yun? Hindi ka na naawa sa akin? O, sige. Pag nagkamali ka, susundin ko yung halimbawa na pinakita ng tauhan sa pelikula. Pag tulog ka, itatali kita't sasaksakin hanggang mamatay ka! Itatali mo ako? Huwag ka nga magbiro. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo.
Anong ginagawa mo? Ah, wala. Oh, naligo ka na? Oo. Mm. Teka, isulat mo muna yung fechun. Bukas na lang. Hindi, ngayon na. Dali. Ay, ang sakit na ng kamay ko eh. Pwede ba tumigil dito? Pwede mong gamitin ang mga paa mo. Wow! Sinulat mo nga gamit ang mga paa mo. Siyempre, magaling ako eh. Oo nga, ang galing mo. Eh ngayon, mas mahal mo na ba ako? Hmm? Sa sobrang galing mo, kaya mo rin sigurong kumain ng noodles gamit ang paa mo. Anong sabi mo? Hello? Kayo po ba si Mrs. Wong? Sa police station po ito. Narata po namin ang asawa nyo. Okay, nasan siya? Sa police station. Sundin mo na siya. Sige, salamat. Mala, may nagpadala po sa inyo ng mamahaling underwear. Walang kwenta. Alam naman ang lahat na ayoko ng underwear. Iyon na lang yan. Salamat. Susunduin ko ng master nyo. Opo, madam. Ikaw ba si Jelly Tong? Este Judy Wong pala. Judy na lang. Nahanap niyo na ang asawa ko? Oh. Nakita namin siya sa New Territories. Wala na siyang maalala na kahit na ano. Mukhang malaki naging pinsala niya sa ulo. Tapos barela ang nasa bulsa niya. Kaya baka na nakaawan siya. Bakit hindi kayo manigarilyo? Mrs. Wong, pasensya na pero bawal yan dito. Ikukulong mo ba ako? Hindi, pero may multa 5,000! Ito ang 10,000. Ililibre pa kita. Mrs. Wong, hindi lahat madadaan sa pera. Maaari nga, pero napaka-importante pa rin nun. Hindi ikaw ang asawa ko. Bakit? Sinabi ko ba? Siya ang asawa mo. Siya yung nakita namin. Hindi ko siya mapapatawad. Kung alam niyo lang, niloloko niya lang kayo. Uy, magsalita ka. Okay ka lang? Wala nga akong maalala eh. Siya ang asawa mo. Hindi nga eh. Hindi ko naman sinabing oo eh. Mag-asawa kayo. Kalimutan mo na yung pagkakamali niya. Basta suyuin mo na lang siya. Okay na yun. Hindi ako uuwi kasama siya. Inaalam ko lang kung patay na siya o wala hindi. Wala akong maalala na maganda yung asawa ko. Maganda siya. Tignan mo naman. Anong sabi mo? Kahit na hindi siya maganda, siya pa rin ang asawa mo. Hindi kami pwedeng magsinungaling. Alam ko, maganda yung katawan ng asawa ko. Maganda rin ang katawan niya. Hindi nagsusuot ng underwear ang asawa ko. Ganun din siya. Nakita ko. Hula ko lang yun. Hindi ka lang pala baliw. Masyado ka rin madaldal kaya nasabi mo pa yon. Dali, umuwi na tayo. Anong ibig mo sabihin? Siya talaga ang asawa mo. Bakit ganyan ang ugali niya? Nag-report ka tungkol sa nawawalang asawa. Tapos kayo, niloloko mo kami nung nahanap namin yung asawa mo. Mas mabuti pa, ibalik na kita sa Chenzen. Alam mo, pwede ka namin igulong sa loob ng ilang buwan nang walang trial. Kinakausap pa kita kaya sa akin ka tumingin. Sa tingin mo ba, hanggang kailan ka niya mapoprotektahan? Sino ka ba? Ako? Security officer ng China. Namumukhaan kita. Kailan ka dumating sa China? Nagkakamali ka. Oh, mukhang ikaw yung kriminal na nagnakaw ng pera sa gobyerno. Ikaw, bilisan mo na. Gusto ko siyang dalhin pabalik sa Chenzen. Ngayon na. Ako? Hoy, huwag ka na magreklamo. Gusto mo bang masira ang katahimikan? Sige ka, arestuhin kita. Ibang klase ka rin. Sorry na po. Puro kayo daldal eh. Tapos na ba kayo? Inaantok na kasi ako eh. Kung inaantok ka, edi umuwi ka na. Tara, sumama ka sa kapag-uwi, dali. Hoy, huwag ka umalis. Halika na. Ilabas mo nga. Ano ka ba? Hayaan mo na silang umalis. Bumana yung panginis ko, di ba? Paano mo nagawang bastusin ako, ha? Alam mo, suspendido ka na. Kung ulitin mo yan, ipapa-aresto na kita. Teka lang. Nagpanggap lang ako bilang Chinese security officer. Ikaw! Tumigil ka. Kung hindi, maghihiganti ako dahil sa nangyari noong 1997. Mabubulo ka sa impyerno. Ay, katoliko ako kaya sa langit ako.
Wow. Wow, 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 wow. Wow! Bahay mo to. Bakit ka nagugulat? Wala nga ako maalala. Eh, ano naman ngayon? Hindi ko nga ginusto to. Nakikilala mo ba siya? Mama? Nagkakamali ka. Mali ka nga. Siya si Toilet Papa. Siya ang katulong natin. Ah, toilet paper siya? Japanese ang pangalang yun. Ah. Papa! Papa! Oh, ang anak ko! Namiss ka na ni Papa! Hindi natin siya anak. Huh? Anak siya ng hordinero. Pero tinawag niya akong Papa. Papa ang tawag niya kahit kanino, hindi ba? Papa, 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 Papa! Buti, nakabalik ka na. Eh, siya kilala mo? Yung tagaluto ng curry? Siya ang Papa mo! Ah! Iho! Itay! Natutuwa ako makita kayo ulit. Naaalala mo siya? Siya siguro yung hardinero. Babysitter mo siya? Babysitter ko siya? Master, gusto niyo po ba ng gatas? Mamaya na lang. Nakikilala mo pa siya? Huwag mo sabihin kapatid ko. Siyempre! Ha? Parang kapatid ang trato mo sa kanya. Ah, ganun ba? Tawagin mo siya sa pangalan niya dahil kung hindi, kakagatin ka niya. Ka ba? Anong pangalan niya? Gamitin mo yung utak mo! Ha? Dali! Dali! David, Peter, Maria, Rosie, Jigo, Giorgio Armani, Valentino, Wong Jing, Nam Nam, Tat, Gordon, Wong Jang! Dapat katayin ng asong yan eh. Dali lo, ang pangalan niya. Grabe, pati yun nakalimutan mo na. Ano? Ilang beses ko yan sinabing Dali. Dali lo, yun ang pangalan niya. Dapat kasama yung apelidong lo. Kaya pala hindi niya ako sinunod eh. Master! Hmm? Ito na po yung vet. Nasaan na yung aso? Dito! Salamat sa pagpunta, Doc. Hinaan mo ang boses mo. Oy, ba't gising ka pa? Lagi ka nakakatulog pag may nagmamasahe sa'yo, ah. Hindi ko nga alam, eh. Hoy, huwag mo masyadong lakasan. Ang sakit, eh. Pero, Master, gustong-gusto nyo to. Totoo ba yun? Oo. Di bali na lang. Oh, bakit tinitingnan mo yung lumang litratong yan? Wala kasi ako maalala, eh. Oo, ngayon? Hindi ko naman kasalanan yun, eh. Bakit nga pala ako nagpa-picture na underwear lang ang suot ko? Hindi ko maintindihan. Ewan ko ba? Ano ba? Buti nga may suot ka eh. Ako ang nagbakaawa sa'yo ng isuot yan. Nung una, tumatanggi ka pang magsuot ng kahit ano eh. Dahil gusto mo maging sexy. Ganong lasi ng tao pala siya. Ha? Wala na ako maalala eh. Pasensya ka na. Sa mga kinikilos mo, pinaghihinalaan kitang impostor eh. Ano? Pinaghihinalaan mo ako? Sabi ko naman sa'yo, wala na ako maalala. Ano ba sinabi ko sa'yo bago ako nawala, ha? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam. Toilet, Papa! Toilet, Bakit Papa! Bakit mo siya tinatawag? Para ihanda yung pampaligo mo. Tulog na siya! Inay! Puso! Ano bang kailangan nyo, Master? Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Madam, sabi niya bigla na lang pa ako sumusulpot. Yan ang kadalasang ginagawa niya dito sa bahay. Marunong din ako, no? Nakala mo ba siya lang? Huwag ka maingay! Hello, sino? Hello? Officer Lai, ito si Judy Wong. Anong problema? Nahanap mo nga yung asawa ko, pero hindi siya yon. Yung mas manipis. Paano mo nasabi yon? Wala siyang alam kahit ano tungkol sa pamilya ko. Tapos kinagat niya yung aso namin. Sinabihan ko din siya maligo kanina. Naginawa naman niya. Eh, hindi naman siya ganun. Dati apat na beses lang siya kumaligo bawat taon. Pinilit ko pa nga siyang maligo nung bago kami ikasali. Ah, sinabihan namin siyang maligo sa detention center na hindi siya din. Pero siya talaga ang asawa mo. Tartuin mo siya ng tama. Kung hindi, hindi kita pakakawalan. Ano? Ikaw ba talaga si Officer Lai? Bakit? Tingin mo ba ako si Leon Lai? Gato siya! Teka, hindi naman ganyan ang boses mo. Oo nga, tama ka. Ang dapat sa'yo para saan eh. Officer Chan. Morning. May problema ba? Tingin ko yung asawa ko, hindi ko asawa. Pasensya na, hindi ko maintindihan.
Nahanap ni Officer Lai yung nawawala kong asawa. Nung pinakita niya sa akin, kamukha lang nung asawa ko. Pero nung kasama ko na siya, nalaman ko hindi pala siya yung asawa ko. Nahanap ni Officer Lai yung asawa mo na hindi mo pala asawa? Pero nalaman mong asawa mo, hindi mo pala asawa? Hindi siya asawa ko! Kung ganun, kamukha niya ang asawa mo at naghihinala ka na isa siyang impostor? Salamat, pinasimple mo. Si Officer Lai ang dapat mong tanungin. Tinawagan ko na siya. Pero hindi ko alam kung siya si Officer Lai o hindi. Sabi niya lang yung kasama ko ngayon, asawa ko. Hindi mo alam kung si Officer Lai o ibang tao ang kausap mo? Sabi niya kasama mo ngayon ang asawa mo. Tingin ko. Ah, may naisip ako. Umuwi ka at maligo, tapos uminom ka ng isang tasang mainit na gatas. Tapos puntahan mo si Officer Lai bukas ng umaga. Doon mo matutuklasan kung yung asawa mo uli. Pinagdududahan mo ba ako? Wala ka bang tiwala sa akin? Tingin mo mahina ang utak ko? Tingin ko nga. Impostor nga si! Ang totoo! Ako talaga si Andy Lau! Nagpapanggap lang ako si Officer Chan. Ah, alas 12:30 na pala. Ito ang unang araw ng Chinese New Year. Ano ba ginagawa mo, Officer Chan? Sige, bye-bye. Teka, sandali lang, hoy! Bye-bye. Ah, ang galing mo! Nakaisip ka ng palusot at naiwasan mo siya! Kukay Fat Choy! Sa totoo lang, pinapahamak mo ko. Mayaman siya, pwede niya tayong kasuhan. Mukhang baloktot ang pananaw mo tuol sa pagiging tama. Wala kang karapatan para diktahan ako! Mabulok ka sa impyerno! Laba ka! Ang lakas din ng loob mo ah! Magsisisi ka! Officer Chan, naiwan ko yung lighter ko. Huh? Bakit may pasaka sa mukha? Wala yan. Napuyat kasi ako. Yun lang yun. Mrs. Wong, Happy Chinese New Year. Sana maging maganda ang taon mo. Good luck sa lahat ng gusto mong gawin. Sana maging masaya ka. Happy Chinese New Year. Ay! Mabaliw kayong lahat! Ano yung kumakaliskos na yun? Hala! Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang boss ko. Ako ang sidekick. Sinabihan mo ako na protektahan ka, hindi ba? Oo! No. Kaya ito ako. Pero hindi ko sinabi sa'yo yung lagarigin mo yung kaysa me. Hindi mo ba sinabi sa akin? Umalis ka na nga! Hoy! Hindi kita kailangan dito para protektahan ako. Kailangan, no? Para hindi mo pagtaksilan ng pinsan ko. Nandito na pala kayo, madam. Shhh! Nandito na si Judy. Umalis ka na, dali! Lagot, may tabachoy na pumasok sa kwarto. Nakabalik ka na pala. Saan ka ba nang galing? Lumabas lang kumain ng noodles. Ah, noodles, yun pala. Okay. Para magawa ko mission ko, kailangan ko siyang suyuin hanggang sa makuha ko ang loob niya. Gusto ko siyang tuksuhin para sabihin niya kung ano ang totoo. Para malaman ng totoo, kailangan ko siyang suyuin. Gusto kong sabihin niya ang tunay niyang pagkatao. Judy! Milian! Judy! Milian! Sorry. Pagod na kasi ako. Matutulog na ako sa study room. Sana po, bigyan niyo po ako ng malakas at matipunong lalaki. Sana mapanaginipan ko siya. Salamat po. Wala siyang suot! Ito na, hinihiling ko! Marami!
Maraming salamat po, maraming salamat. Ang aking sinta! Sa inyo. Ay, salamat. Bigyan mo sila ng laki mo. Hindi ko dinali. Pengen na lang ako. O, ito. Swerte yan, ha? Ito. Para lagi kayong swerte, he. Happy Chinese New Year. Sige, sige. May dalang swerte yan. Teka, kasi pa yung sa'yo, ha? Akin na nga yan. Eh, yung sa'yo. Ibibigay ni Madam yung sa'yo. Kunin mo na lang doon. Ha? Magbibigay siya ng tigdalawa, oh. Ay, salamat. Dali! Kamusta kayo? Officer Lai! Para sa inyo to. Salamat. Wow, salamat ah. Dapat talaga dala ko kayo ng regalo. Officer Lai, kung hey Pachoy. Teka lang. Kung magiging mayaman kami, pagsususpecha kami ng ICAC. Ah, oh, sige. Sana ma-promote ka rin. Salamat. Sana ka. Mr. Wong, okay ka lang ba? Magpahinga ka na. Masakit ang ulo mo, hindi ba? Okay lang ako. Umupo ka muna. Ikukuha kita ng cake. Salamat. Usap tayo. Kumusta? Anong nalaman mo? Sinubukan ko siyang akitin pero wala akong makuha kahit anong impormasyon eh. Huh? Kaya nga, maghanap ka na lang kaya ng iba. Gusto mong patayin ka? Honey! Hingi ako, tsa! Okay, sige! Binigyan kita ng assistant na suspendido. Kung hindi mo madadala sa akin yung tunay na killer, magpapakamatay ka sa harap ko. Natatakot ako. Baka mamatay ako. Sino magtatakang patayin ka? Teka, sino siya? Yung may suot na fur? Ha? Isang babae! Happy Chinese New Year, best friend! Huh? Kalbo pala yung girlfriend mo. Ayan. Siya si Officer Lai, siyang nakahanap sa asawa ko. Ah, hindi ako sanay makasama ang mga pulis. At ang sakit nun sa mata, ha? Milyon. Alam nyo, kabubukas ng number ko. Pumunta kayo doon mami ang gabi, ha? Marami akong binibentang bebes. Magusuan mo doon. Ay, ayan. Anong sabi mo? Biro lang yon. Sige, kailangan ko pa palang puntahan ng tatay ko. Kumusta nga pala tatay mo? Patay na siya, nasa langit na. Oh, kailangan ko na pumunta sa sementeryo. Mamaya okay, na lang, ha? Bye-bye. Ingat ka. Siya ang best friend ni Million Wong. Gusto niya ang kinin ng pag-aari nila, kaya kainainala siya. Judy, parang ang weird mo. Gusto mo ba talaga sa lugar na to? Hindi naman. Makikipagkita lang. Hindi naman kailangan ligawan ng mga babae. Aksaya lang yung sa oras. Kung saan may pera, andun sila. Gaya nito, babayaran ko siya para lang makinig sa akin. Yun lang! Pero, babayaran ko siya na mas malaki para mahalin niya ako. Uy, parang droga ang pera. Kahit sino ma-addict doon. Kung ganun, madami kang drugs, limpak-limpak na drugs ay tinatago mo sa bahay niyo at yun ang kina-addictan niyo. Yun nga. Sino artista ang type mo? Nagbago na ako. Ayoko na sa artista. Gusto ko office girls. Ah, talaga? Natuturn na ako sa mga working girls. Yung niligawan ko kahapon, may-ari ng flower shop. Yung girlfriend ko, may-ari din ng flower shop. Ha? Yung i-date ko mamaya, may flower shop din. Ano flower shop yon? Ano? Huwag mo ko tingnan. Alam ba yan ang asawa mo? Pwede mong gawin ng kahit anong gusto mo. Gusto niya rin mag-enjoy. Magsasayaw ako, ha? Huwag mo hawakan yung ulo ko. Sandali lang, ha? May tatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung ano itsura ng may-ari ng flower shop. Yung itsura? Ilalarawan ko. Basta ganito. Malaki mga mata niya. Matangos sa ilong. Magandang bibig. Anong pangalan niya? Ah, pangalan niya? Hindi ko maalala yung pangalan niya eh. Ada? Hindi. Patty? Hindi rin eh. Cindy? Ang chip naman niya. Isa pa, ang sabi niya, yung boyfriend niya nahihiwalayan, isa rin pulis. Nasaan siya? Gusto ko siya makita! Oy! Relax ka lang. Makikita mo rin siya. May date kami, kaya maya-maya lang nandito talaga? Na siya. Ganun ba? Oo! Magme-makeup muna ako, ha? Sandali. Nandun siya! Ano kailangan mo? May hinahanap lang. Oh.
Judy, ipakilala mo naman si Miss Beautiful. Ha? Judy! Uy! Aray! Pwede ba? Umayos ka nga. Huwag kang manulak. Ano bang ginagawa mo? Bigyan mo naman sa amin yung mga chicks. Balak mo pa makipagkompetensya eh. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Ah, Judy! Hmm? Hi! Hi! Ching, pinakikilala ko siya sa'yo. Siya si Ching, ang kanang kamay namin. Siya si Mr. Wong. Nakasalubo ko siya kanina. Oo nga. Hindi ko masukat kung gano'n nakahirap pag-alis ni Ching sa ano kumpanya. Ano ba magagawa ko? Hindi na kita abalahin. Mag-chikahan tayo kahit saglit. Okay, bye. Ano naman yun? Nag-check out ka na naman ng mga babae. Wala, basta. Hoy, magsiyaw nga tayo. Rico. Ay! Sino bang hinahanap mo? Bakit? May nakita kang kilala mo? Wala. Huwag ka magsinungaling. Eh, hindi. Pwede ba mag-concentrate ka at magsayaw? Uy! Nasweet niyo naman dalawa! Saan ka ba pumunta? Dumating na yung girlfriend ko eh. Nasaan siya? Ipapakilala ko nga siya eh. Pero umalis na siya. Di bali sa susunod na lang. Mukhang ganun na nga. Pati mamaya ang gabi, makakapunta ka ba? Maghanap ka pa ng mga babaeng pwedeng dumalo, ha? Sige! Okay ka lang? Oh, may naalala lang ako. Tara, may gagawin tayong kakaiba. Kakaiba? May party kami mamaya ang gabi, sana makapunta ka dun. Hihintayin ka namin, ha? Ano ba yan? Bawal na kasi mangot, gumiti ka naman. May party kami mamayang gabi. Sana makapunta ka. Nawawala yung ngiti mo. Sorry. May party kami mamayang gabi. Sana makapunta ka doon. Mag-invita ka rin ng mga pwedeng dumalo doon, ha? Cut! Very good! Ay, sa wakas, natapos din. Ah, bakit ka pumasok sa kwarto ko? Babalik ng nanay ko. Oh, nanay mo? Sasabihin ko sa kanya, ikaw ang tutor ko. Kung mabuking tayo, sigurado magagalit siya. Sinabihan niya ako na huwag magpapapasok ng lalaki dito. Walang halikan. At bawal din gawin yung ano. Yun. Ako na ba magsasalita ngayon? Ano bang gusto mo? Ano? Ewan, hindi ko alam. Naalala mo ba yung camp dati? Pumunta ka sa tent ko tapos sinalikan mo ako. Nakalimutan mo na ba yun? Ay, tigil lang nga natin. Tubabalik na ako sa study room. Gusto ko lang malaman kung bakit tayo mo akong halikan. Kung halikan kita, pwede na ba akong bumalik sa study room? Huwag naman dun! Ha? Eh, saan mo naman gusto, ha? Sobra ka na, Judy, ha? Sobra na ata yun. Ano bang iniisip mo, ha? Ay! Eh, ano ngayon? Okay lang yun, no? Oh, sige na, sige na! Ay. Sige na! Sige na nga! Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Ha? May papel ka rin dito? Yeah! Ay, ayoko! Layoan mo, anak ko! Umalis niya lang! Alis! 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 Ano ba? Bakit ba ako pinapalo? Dapat pati siya! Siyang direktor, hindi ko siya pwedeng paluin! Ang mga kasalanong ligaw mo naman ako! Eto sa'yo, tuturuan ka ng leksyon! Ikaw naman, babae ka! Hindi ka nahiya! Walang dapat makalam ng tungkol sa iskandalo kito! Sorry na, mama! Alis na lang po ako, para wala ng gulo! Mucho! Gusto mo lang tumakas sa ilohod! Lumuhod ka dyan! Nagawa mo pakakita ng anak ko! Mali po ang iniisip niyo na pinitala po akong gawin to! Eh, huli ka na sa akto! Layuan mo ang anak ko! Gusto ko nga eh! Tapos siya nahihirapan ngayon! Ngayon, kailangan kong umalis at sabihin sa papa mo ang tungkol dito! Hindi maaari ito! Dapat sa susunod na buwan, ikakasal na kayo! Ah, ikakasal? Ikakasal kayo! Ikakasal ka na! Okay, bilisan mo! Mula ngayon, dapat magpakabait ka na! Ipangako mo yan, ha? Alagaan mo ang anak ko at huwag mo siyang lulukuhin! Ayan, payag na nanay ko na ikasal tayo! Ha? Hindi pa matapos to? Naman! Time's up na! Game over na! Hindi mo ako napapansin. At yun ay dahil natutulog tayo sa magkaibang kwarto. Ni minsan wala akong sinabi.
tungkol sa mga babae mo. Gusto kita. Kahit para lang sa gabing ito. Okay lang ba? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako mahilig sa drama eh. Concerned ka? Tapat akong lalaki. At isa lang gusto kong asawa. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Mahal kita. Isa pa. Mahal kita. Yakapin mo ako. Anong tinitingin-tingin mo? Sana mabundol ka ng kotse. Taligod! Ipakita mo mukha mo! At nagsuot ka pa talaga ng medyas na may pattern, ha? Abat! Anong kailangan mo? May tinitingnan lang! Ano pong ginagawa niyo? Wala! Umuwi ka na! Ano bang ginagawa mo? Tara, pumasok ka na. Pinupulot ko lang yung barya. Humigot ka na, Soup. Mahina yata ang negosyo ngayon, ah. Oo, kabubukas lang kasi. Hindi nga. Konti lang ba pumunta rito kahapon? Oo, ha? Paano mo nalaman? Oh, nasa na yung nunal mo? Nahulog? Ayos, bengi, ah. Teka, teka. Oh. Sarap, ah. Mahirap pang umiyain? May isa lang. Natural! Nunal ko yun eh! Mas masarap ba yung soup kung merong nunal? Lalabas lang ako sa saglit. Teka lang! Saan ka pupunta? Magdi-deliver ng bulaklak sa asawa ng isang customer. Hindi gaya mo, walang pera, walang bulaklak. Ikaw kasi. Ikaw ang dapat sisihin eh! Dito ako para protektahan ka. Oy! Maglalaro ng baraha si na Taylor at yung mga kasamahan niya. Mukhang makakakuha ako doon ng cruise. Alam mo, matalino ka. Para hingin ng tulong ko. Akong bahala sa'yo dahil akong king of gamblers. Umayos ka. Kumusta naman? Maayos naman ang lahat. May pera ka ba? Ako ang king of gamblers ng police department. Mukhang hindi naman eh. Relax ka lang, makikita mo rin mamaya. Eh? Huh? Mr. Wong, nasa na yung nunal mo? Pinatanggal ko. Pero yun ang nagpapayaman sa'yo. Talaga? Marami na akong pera kaya hindi ko na kailangan yun. Talino ng sagot mo. Salamat. Sundin natin yung dating patakaran. Ano naman yun? Pera-pera lang! Sige, walang problema. 200,000 max. Yan ba yung sukle? Ito lang ang pera ko. Mr. Wong, 10,000 bilang base. Eight. Pag nine, pwede lang first call. 50,000. Paano na?
150,000 pa. Kahit base lang, okay na. Follow. Hoy, pakita mo yung pera. Ha, teka, nasan yung pera? Yung pera? Uy, dito eh. Teka lang, kukunin ko yung pera. Diyan ka lang, ha? Honey, pengen naman mga ilang milyong dolyar. Bakit? Meron tayong separate account, di ba? Pero meron kang 30 million cash sa bahay. Nakalimutan ko na kung nasan yun eh. Maaalala mo, yun matalino ka eh. Hmm? Teka, anong dapat kong gawin dito? Alisin mo to. Talaga? Magtiwala ka sa akin. Nine circles. Ayos, ako din! Ako din! Huh? Panalo! Pahamak! Nasa si Officer Lai. Nag-enjoy sa CID room. Ano yan? Officer! Kita mo, may ginugulpi pa ako eh! May kailangan ako sabihin. Hindi pa ako tapos, mamaya na lang! Bilang mo ako ng 2 million para magsugal. 2 million? Seryoso ka ba? Saan ka nang galing? Sorry ha, pinaghintay kita. Kumuha lang ako ng pera. Hindi kasi naitago ng maigi. Nasa kwarto ng katulong ko. Tama ng satsat. Naiinip na kami. Himbara. Himbara ha. Pair of 8. Pair of 8? Ikaw na mag-call. Akong bahala. Wala naman masyado. 200,000 lang naman. 200,000? Gusto ko 1 million. Susunod din lang kita. Hindi ako sigurado dyan. Todo na? Gawin mo na! Eh, paano yung dyaryo? Huh? Ipakita mo rin, dali! Ito yung sa akin! Meron akong 3 ace! Pare, huwag kang kabahan. Ano kaya ilang laban mo? Sa 4 na ace! Karon, ang alam ko meron pa ako 8 eh! Di ba? Di ba? Bago ka umalis? Oo naman! Taka ilang rounds na pagkatapos nun. Eh bakit di mo sinabi? Hindi ka naman nagtanong eh. Ay, kayo pala. Panalo o talo? Halata naman sa itsura ko eh. Kung ganon, sabi mo ikaw ang king of gamblers! Wala ako sinabing ganon ha? Ako nagsabi nun. Anong gagawin natin ngayon? Bigyan mo pa ako ng 1 million. Ipapakita ko kung ano talagang kaya kong gawin. Gusto mo pa ng 1 million? Yung pera mula sa bailing account ang binigay ko sa'yo. Ngayon, pinapasorin na sa atin ang perang yon. Kung hindi niyo babalik sa amin ang pera, ipakukulong namin kayong dalawa! Pahiramin mo ako ng pera para sa mga tiket. Ikaw! Ito na lang ang pagkakataon natin. Sige na, pumayag ka na. Anong gagawin mo kung mawawala uli yun? Bahala na, subukan na lang natin. Bakit mo ako sinaktan? Sinusubukan ko lang naman kumita eh. Sino ba yung sinasaktan mo? Nung mahilig sa mga racket. Ha? Wala kang respeto sa mga disenteng trabaho? Nandaya siya ng 2 dolyar. Eh sino ba dinaya niya? Akong dinaya niya eh. Ha? Mandaraya pala siya eh! Mabinyan! Ang pinakamadilig sa pagsusugal! Si Master Hung! Hello! Kamusta? Patay ako! Ang dami ko na walang pera! Pare, sabi mo huwag na kaming bugbugin. Tuturuan kita kung paano mandaya sa gambling table. Pero dapat may pakita muna sa akin! Bakit ang tagal niya? Nasaan na siya? 16 rounds nang natapos namin, hindi pa siya bumabalik. Mga mahal naming manonood! Sa wakas, nandito na siya! Ah? Sinong ginagaya mo? Para kasing pamilyar eh. Hulaan mo. Alam ko na! Ang Saint of Gamblers! Mali! Si David Copperfield! Wow!
Okay, deal. Tatlong kings. Tatlong ace. Straight flush. Mas malaki to. Apat na ace. Limang ace. Ay, ko. Ayos, ang galing ng tinuro sa'yo ni Master Hong. Sikapin mong manalo. Gagamitin ko ang pagkakataon to para alamin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Hong. 1,000,000! O, sige! Isang pares ng ace. Nakakatawa ka. Magiging straight flush to. Ipakita mo. Hindi ko si David Copperfield. Ako ang sunod. 50 cents na lang to. 5 billion bilang credit. Hayaan mo na yung pera. Gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Kakalimutan ko na yung pera. Anong tanong mo? Simple lang naman yung tanong ko eh. Sabihin mo, naisip mo ba na patayin ako? Sagutin mo ang tanong ko! Sagutin mo ang tanong ko! Gusto ko na sumuko! Kunin mo na lang yung pera! Kaya na! Tama! Opo! Sa atin na to! Alam mo ba yung katotohanan tungkol sa kaso? Ang totoo. Paul lang to, pero sumuko na yung logo. Pati mo na yung kailan ba kayo, boss? Ibalik mo yung pera ko! Hindi ka namin bibigyan ng parte na napanalunan namin. Pero dapat may interes! Okay. Sundin mo na lang yung patakaran ng bangko. Yung pinakamurang interest rate, 2.75%. Tapos yung 2 million divided by 365, $25. Ayan. Sa'yo na yung sukli, ah. Dapat kanina pa to, eh. Madali naman pala kayong kausap, eh. Kayo na hinala si Judy Wong. Tama ka. Sa tingin ko, may tinatago siyang sikreto. At yung tungkol kay Tayo lang, hindi ka dapat tumingin sa panlabas na anyo lang. Teka, sandali! Noong nag-training ako sa Scotland, pinag-aralan ko lahat ng hindi pangaraniwang insidente. Pati na rin, ang kaso sa Eastern Express, ang kaso na pagpatay sa River Nile, ang kaso sa Fatal Attraction, at ang nakatagong bangkay sa ilalim ng kalan. At mula doon, may nakita ko importanteng bagay. At ano naman yun? Ang pinaka-pinanghihinalaan, hindi siyang salarin. Ha! Lagi yan ang nangyayari sa mga pelikula. Madami na ako napanood na ganun. Tama ka dyan! At maaaring kilala ng killer ang biktima o hindi. O baka naman, likas sa ganung klase ng tao maging bayolente at marahas. Siguro pinapirahan niya lang. At posible ring masyado lang talaga siyang sakim sa pera. Sakim sa pera? Eh di ikaw yung killer. Arestuin siya. Ngayon na. Opo, sir. Opo, sir. Ako, mga sira! Nagiginig nyo ako! Sorry, sir. Opo, sir. Tiyora lang yung sinabi ko. Naalala ko lang. Hindi ka makakakuha ng mga clue sa bahay ni Judy Wong. Alamin mo kung nagkaroon ng kalitan sa pagitan ni Wong at Taylor sa opisina. Baka nag-away sila tungkol sa negosyo. Yung pinakakainahinala, hindi siya ang salarin? Bakit hindi mo alamin nang malaman mo? Tatapusin ko muna yung pinaka-importanting bagay. Hey! Love you 360 years. Kinalimutan mo na naman ako, eh. Mga manluloko. Gusto kong pumatay. Kailangan ko ng gamit. Kutsilyo! Ano ba naman itong nakuha ko? Yung pinto! Got it!
Maupo ka. Salamat sa yung medyas na may pattern. Sandali lang. May boyfriend ako at alam mo yun. Kahit na mahirap lang siya at sakim, malupit siya at napaka old-fashioned. Ayaw pang sabihin. Siya pa rin ang boyfriend ko. Kaya hindi kita matatanggap. Teka, wag! Wag! Papatayin kita, loko ka! Ikaw? 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 Ang ibig ko talaga sabihin, ikaw gusto kong patayin. Oy, tumigil ka nga. Bakit ka ba may hawak ng kutsilyo? Ibaba mo nga yan. Teka, makinig ka muna sa akin. Matagal na kitang sinusundan eh. Tapos ang babaeng to pala ang habol mo? Ako? Nagtatanong ka pa ha? Kunyari ka pa dyan. Ikaw ha? Bakit mo sinulot ang asawa ko? Iyatanong kita. Sumagot ka na maayos. Ikaw naman, sino ba talaga mahal mo ha? Ako o siya? Katuwaan lang to. Ah, katuwaan lang pala. Pinaglalaruan ka ng iba. At isa ka rin palang salawahan. Salawahan! Kamalasan ang dinadala niyo sa akin. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Di ba? Tama na. Okay. Oh, pera lang yan eh, ha? Oh, yan. Iyon na yan, ha? Ano? Bayad ka na, kaya umalis ka na. Kayong dalawa. Sige, aalis na ako. Ah, miso! Miso! Bahay mo to eh. Saan ka pupunta? Oo nga. Bahay ko nga to. Kayo! Kayo umalis! Alis! Oh, wag ka magalit. Makinig ka sa akin. Mauna ka na. Hintay mo ako sa ibaba. Tuturo ako na leksyon ng bruhang to. Sige na, baba na! Bahala ka. Ano ba kasi gusto mo mangyari, ha? Binabalaan kita, ha? Baka magkamali ka. Huwag ka na makipagkita sa asawa ko. Malinaw? Oy, wala na siya dito sa taas. Bakit umaarte ka pa rin? Hindi ka ba nawiwirdohan sa sitwasyong to? Kailangan nating umarte. Okay ba yung acting ko kanina? Hindi, no? Ganun? Nagkaroon ako ng award dun sa drama acting, ha? Pangit pa rin ang pag-arte mo. Bakit ka nililigawan ng babaeng yun? Paano nangyari yun? Mabait kasi siya. At lagi din siya bumibili ng mga bulaklak sa shop ko para sa akin. Kaya pumapayag ako makipag-date sa kanya pag libre ako. Hindi ko alam na tomboy pala siya. Uy, hindi ko alam na siya pala yun. Hinihintay ka na niya. Baba na. Babawi ako sa'yo pagkatapos ng kasong ito, okay? Ay, may binili ko para sa'yo. Talaga? Ano yun? Printed na medyas. Sunugin mo yan. Mr. Wong, magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning. Mr. Wong, kayo pala. Wala po dito si Mrs. Wong. Alam ko. Walang kuryente sa loob. Okay lang. Gusto ko lang naman kumuha na isang basong tubig. Ito, kararating lang kanina. Anong problema? Wala. Umalis ka na. Halata, may problema eh. Wala ka na doon. Huwag kang makailam. Alis na. Makinig ka. Binabalaan kita, huwag mong sindihan yung lighter. Huh? Anong ibig sabihin nun? Huh? Huh? Ha? Brandy pala to. Ay! Sir? Hello? Taylor? Kumusta? Paano mo nakuha yung mga picture ko? Siyempre, gamit ang camera. Alam mo, sa totoo lang, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Pero hindi sumagi sa isip ko na ang isang yun ang pinatulan mo. Malaking skandal ito. Magbabayad ka. Hindi ako natatakot. Pera lang naman ang gusto kong makuha. Yun lang. Kung gusto mo makuha uli yung mga litrato, bumunta ka sa office ko ng alas 7 ng gabi. Ano bang gusto mo?
Hello? Fire station? Anong problema? Ito na nga ang fire station. Nagkasunog po ba sa inyo? May binibenta ba kayong kapote? Pumili ka sa department store! Eh, bakit pinagtataasan mo ako ng boses? Sino ka ba? Wala kang modo! Huwag may babae yung telepono! Ayun, sobra ka na! Magsisisihan mo kung hindi ka pupunta. Nag-exercise ako, huwag mo akong istorbohin! Mr. Wong, kailan kayo? Gaya na sinabi ko, kailangan ko lang ng tubig. Aray ko. Itakan mo ang pagkain ko! Bayaran mo yan! Bayaran mo! Bayaran mo! Ma'am, sino po ang hinahanap nyo? May appointment kami ni Mr. Lam. Dito lang po ang daan. Pasok! Tuloy po kayo. Ah! Natutuwa akong makita ka! Ibigay mo sa akin yung file para sa unang anim na buwan, ha? Opo. Umupo ka. Magkano ba ang gusto mo? Hindi ko sasagutin ang anumang tawag. Teka! Mali ang inaakala mo. Hindi ako kasing yaman mo. Pero sa totoo lang, hindi ako magiging interesado sa 10 bilyon o higit pa. Tingin mo ba gusto kitang i-blackmail? Ah, sige. Magbigay ka ng presyo. Aha! Hindi magandang pag-usapan na mabuti magkaibigan ng pera. Pero sa katunayan, gusto kitang bigyan ng pera. Ngayon, nalaman kong isa palang impostor ang asawa mo at nasisiguro ko yun. Kung gusto mo, pwede ko siyang patayin para sa'yo. At bibigyan pa kita ng 3 bilyon para sa lupain sa Wanchai. Pambihira ka! Higit 20 bilyon ang lupang yon. Oo! Kaya nga hindi ako magiging interesado sa 10 bilyon lang. Ang gusto ko, 20 bilyon! Walang hiya ka. Teka! Huwag mo akong murahin! Ano kaya makakasira sa reputasyon mo bilang isang magandang lesbiyana? Talo ka! Ikaw! Makinig ka! Pirmahan natin ang kontrata pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi, ipapadala ko ang mga litrato mo sa Portland Street at magazine. Hoy! Anong ginagawa mo? Balak mo magnakaw dito? Hindi! May nakubad ka si Rooney. Ewan ko sa'yo. Tignan mo para malaman mo. Eh! Natatakot ako. Baka umatake ka kung lalapit ako sa'yo. Kahit na hindi ka kuminusahan, bakit pa rin ako? Ano problema? May lalaki yung matake sa akin. May sort ng business suit. Habulin mo siya! Uy, may nakita ka ba dumaan dito? Tara na nga. Andito siya! Magdanakaw! Ano yun? Wala na ata siya. Babalihin ko ang leg niya pag nakita ko siya. Doon ka, dito ako. Nandito siya! Huliin mo siya! Nandito siya! Ayun siya! Yung ba na trabaho ko? Pero bakit kinukulong ko? Umalis ka na dito! Thank you.
Uy! Ikaw pala! Yabauso ngayon, ha? May nangyari. Hulaan mo. Hulaan mo kung sinong gustong pumatay sa sino? Akin. Sino? Oy! Bigyan mo naman ako ng clues! Oy! Sa yun! Baka masigasaan ka! Tumabi ka dyan! Bakit mo ako binigyan ng food stamp? Hindi ko naman magagamit to eh! Kainin mo! Nandiyan ka na pala, ha? Oh, saan ka nang galing ganyan ang itsura mo? Ako dapat ang nagtatanong yan. Nandito lang ako. Naglalaro ako ng mahjong buong maghapon. Buong maghapon ka naglalaro? Ha? Naka 16 rounds na kami. Bakit nagkakaganyan ang asawa mo? Merong kasing problema yan. Bakit ganyan ang suot mo? Saan ka ba pumunta? Teka, dugo ba to? Ha? Dugo nga! May pinatay ka ba? Ikaw lang pinagkakatuan ko, no? Alam mo ba, sa isang araw, 7th anniversary na natin. Honey, ang gusto ko sana mag-party tayo para i-celebrate yon. Okay ba yun sa'yo? Ikaw naman, huwag ka na magalit. Gusto mo ng kiss? Kumusta? Wow! Officer Roy, kumuha ka lang. Ay! Oh, ano nangyari? Ako, sayang. Alam mo ba na pinatay si Lam? Oo. Mamamatay na ako. Oo, alam ko. Kung hindi mo mauhuli ang killer, mamamatay ka rin. Kampante ako maituturo ko kung sino yung killer. Sino yun? Huwag kang kabahan. Ayon sa 7 Sense ko, magkakaroon ng resulta mamaya. Magpapakita mamaya ang tunay na salarin at huhulihin siya. Huwag kang kumikilos! Ikaw? Mr. Wong, may kailangan ako sabihin sa'yo. Uy! Sige na nga. Umalis na muna kayo dyan. Lumipat na lang kayo ng ibang pwesto. Doon na lang kayo, okay? Sige. yan. Napaalis ko na sila. Maraming salamat sa'yo, ha? Oo, alam ko. Gusto ko naman talaga umalis, eh. Mr. Wong, alagaan mo si Judy. May nangyari ba sa kanya? Ang totoo kasi, wala na yung kinalaman sa kanya. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Hindi ko maiwasang sabihin sa'yo ngayon. Kasi... Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Hi. Gusto ko music na to. Ah, halika. Magsayaw tayo. Sige na. Tara. Mr. Wong. Hi. Party tayo taong-taong, pero itong pinakamasaya sa lahat. Di ba? Kumusta na ang pakiramdam mo? Yun ang pinaka-importante.
Mukhang hindi ka masyadong masaya. Ano bang iniisip mo? Ah. May dahilan kung bakit ginagawa ng isang tao mga bagay na ginagawa niya. Pero sa tingin ko, sa lahat ng mga ginagawa ng mga tao, dapat meron yung katapat na karma. Anong dahilan bakit pumapatay ng tao? Sabihin mo, Judy. Bakit hindi ka magsalita? Kasi, ang iniisip ko, kung ikaw si Million Wong, masaya sana yun. Alam mong impostor ako? Alam ko na yun, nung unang araw pa lang. Hindi mo sinagot ang tanong ko eh. Shhh! Huwag mong hayaang kamuhian kita. Hindi kami naging masaya. Kahit maraming taon na kaming kasal. Kailan lang, bumalik sa isip ko ang mga matatamis na alaala naming dalawa. Mahirap lang kami noon. Pero in love kami. Nung naging mayaman kami, puro kalokohan ang inatupag niya. Tapos, nagbago ako emotionally. Ayoko maging babae. Gusto kong maging lalaki. Para makipagkumpetensya sa kanya. Pero nung dumating ka, pinaramdam mo uli sa akin na isa akong babae. Ayoko malaman kung sino ka talaga. Gusto ko lang ngayong gabi, pwede mo bang gampanan ng papel mo ng buong puso? Asawa ko. Gusto kong samahan mo ako ngayong gabi. Hindi ka patapos. Sino pinag-iinalaan mo sa Loren? Ang hinala ko si Judy. Bakit naman? Nandun ako sa crime scene nung pinatay si Tyre. Sinundan ko doon si Judy. Kahit na hindi ko siya nakitang pumatay, walang tao doon kahit isa. Bakit hindi mo sinabi agad? Pagsalita ka pa. Hindi ko alam kung bakit. Nagbibiro ka ba? Makinig ka muna sa akin. Kahit na pinatay ni Judy si Tyre, sigurado may dahilan siya. Anong dahilan niya? Eh siya yung killer. At isa kang pulis, wag mo siya tratuhin, Bill. Asawa mo, ano ka ba? Mr. Wong, wag tayo na. Kailang gabi. Sige, ingat ka, ha? Sabihin mo sa akin lahat ang nalalaman mo. Papatay ulit ang killer na yun. Ha? Ano? Yung mga nakakaalam ng sikreto. Buti wala akong ngayon, alam mo na. Oo nga pala, meron pang isa. Si Miss Ching. Bakit hindi mo siya sinabihan agad? Aarestuhin ko siya, ano man na mangyari, binasan mo! Ako to! Ay, tinakot mo! Huminahon ka lang. Ito ang pinakamagandang ideya. Malalaman natin ang tunay na salarin sa sandaling tumingin sa sakin. Subukan na natin to! Isusot ko na yung maskara. Hello? Ano bang kalukuhan to? Tinakot mo lang silang lahat eh. Ganon? Nakita nila yung dyaryo tungkol sa pagkamatay ni Tyre. Engot! Ah, ganun ba? Teka! Anong gagawin natin? Pumunta ka sa kwarto ni Judy at manood ka na lang muna. Sandali lang! Delikado ang gagawin mo, tapos isusoli ko yung baril mo. Nabalik mo ba ako? Kailangan natin maghigante para sa kapatid ko si Taylor. Lata namang pinatay siya ni Million Wong at ang asawa niya eh. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tuloy po kayo. Hi! Magandang gabi po.
Ikaw, meron kang ibang boyfriend. Huwag mo na akong kakausapin uli. Hindi! Ayos na! Halika! Miss Ching, delikado ang buhay mo! Ha? Ikaw yung the wolf! Maraming beses na ako nagbalik ng trabaho dahil sa'yo, hindi ako makatakas sa parting ito! Ito ang dadhana! Nangyari? Sasayaw lang yun. Kaya nga, biglang tumumba. Ayun na, nagsasayaw yun eh. Natakot ako. Ano? Pinatay siya gamit ng crossbow. Ha? Crossbow na siya pa. Ayun o! Sino to? Saan mo nang galawin? Pagpunta ng mga polis! Teka, binantayan ko si Judy Wong sa taas. Hindi lumabas na kwarto niya. Pagkamatay niya. Ayun siya. Natrap kami dito. Ayoko may kumokontrol sa akin. Judy, hindi yan makakabuti sa'yo. Huwag mo ako istorbohin. Pero Judy... Umalis ka na. Ayaw na kita makita. Ha? Officer Lai? Napunod ko lang kasi yan. Gusto ko sana kaya abot yung sa'yo, kaya kita sinundan. Huwag kang kikilos! Judy! Ikaw! Alam ko ikaw ang killer! Oo. Nang lahat ng biktima. Adahan niyo sila. Oh, kunin mo yung baril. Good job. Dapat na-promote ka na. Paano? Ano sa tingin mo? Sir, kuhintayin muna natin yung sweldo. Okay, sige. Maganda yan. Tara na. Oh, padahan niyo sila. Tabi! Daan niyo! Naalis na ako. Asawa ko. Anong nangyari? Inaresto na yung salarin. Sino daw yung salarin? Si Judy palang gumagawa ng lahat ng yun. Wala na siyang mabibiktima. Oo, kaya lang yung... Si Miss Judy, bago siya dalhin ng mga polis, naging malambing kayo sa isa't isa. Hinalikan niya kaliwa mong kilikili. Alam ko yun dahil sinabi ng pinsan ko. Isa tong malaking pagkakamali. Mali ang iniisip mo, ha? Dinideny mo pa ngayon. Hindi. At hindi niya hinalikan ang kilikili ko. Eh, saan? Alam mo, magtiwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Tatanggapin ko kahit na anong parusang ibibigay mo sa akin. Sige na, parusahan mo na ako. Sige na! Sige na! Sige hindi na! Hindi kita parurusahan. Sige na! Ikaw ang parurusahan ko! Mad ka! Mad ka talaga!
Hello. Ha? 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 Saan mo nakuha ang ideyang to, ha? Sabi mo kung paparusahan kita, tatanggapin mo lang. Natakot ka ba? Takot na takot. Payag ka bang halikan ka ng iba? Yung totoo. Pakawalan mo muna ako. Hoy. Ano bang ginagawa mo? Naliligo. Come on, baby. Huwag na tayo mag-aksepa ng oras. Parusahan mo na ako. Sige na, baby. Sige na. Gawin mo na. Come on, baby. Come on. Come on. Come on. Come on. Ikaw! Pakialamero ka! Darling! Darling! Pinahirapan mo si Judy! Ano? Ulitin mo ka yung sinabi mo! Gusto ko yung paghigati si Judy! Eh, hindi kita marinig na malinaw eh! Ulitin mo ka yung sinabi mo! Gusto ko yung paghigati si Judy, bingi! Baka ulit niya, hindi ko marinig! Ah, ganun! Huwag ka manilip! Hindi mo ako kaya! Ah, talaga, talaga, talaga! Hindi kita kaya! Hindi kita kaya! Ilang beses mo sinasakit pa ako? Hindi na tuloy ako makalakad ng maayos! Gusto kitang patayin. Manda ka na! Anong tinitingnan mo? Hindi ka mananalo! Ano? Ang malas naman! Wala ka ng takas. Yan ang akala mo! Ayaw! Paliwala din yan. Papatayin kita. Come on, baby! Ako naman ngayon! Kakaibang talin ko to. Ay, kailangan ko sakit, aray! Sa loob nito, nandito ang mga malalaswang picture nila Judy at Ching. Hindi lang lesbian si Ching, baliw pa siya. Ugali talaga niyang maging bayolente. Gusto niyang patayin lahat na nagmamahal kay Judy at lahat ng pinapahamak siya. Kaya una niyang pinatay, si Million Wong. Tapos pinatay niya si Taylor Lam. Ganon siya katindi. Sinabi ni Judy ang lahat ng gabing yun. Hindi pwede mahulog ang lobo sa impostor na yun. Ayoko nang pinangungunahan ako. Huwag mo akong pakialaman. Tungkol sa impostor na yun. Gagandang buhay natin kung siya lang ang papatayin. Baliw ka na talaga. Ako ba ang baliw? Ikaw ang nagbago. Sinakpan ka ni Wong. Pinagiganti kita kaya pinatay ko siya. Pinatay mo si Million? Eh ano ngayon? Pinatay ko rin si Taylor. Sabi ko na eh, kinuha yung pictures natin para i-blackmail ka. Ang mga patay na, hindi na tayo papahamak pa. Kinuha mo lahat yan?
Pero bakit? Para lang sa'yo. At gagawin ko ang lahat. Para lang patayin siya. Tumigil ka na. Nahulog na ba ang loob sa kanya? Tama na! Tama na! Yun din ang dahilan kung bakit gusto niya akong patayin. Gusto akong patayin ni Ching gamit yung crossbow. Pero bakit gusto protektahan ni Judy si Ching? May pagtingin siya para sa kanya. Dahil doon, inako niya ang lahat ng responsibilidad. Iba talaga siya. Ano? Wala ka nang pakialam doon, no? Ganun ba? Ganun nga. Magaling ang ginawa mo. Kaya mag-undercover ka uli. Ha? Ano naman? Nagbibiro ka ba? Yan ang utos sa'yo, eh. Utos ba ka mo? Ikaw! Ah, sir na ang itawag mo sa akin ngayon. Inamin na ng ICAC na nagkamali sila para ako sa anak ko. Balik na ako sa duty. Ha? Totoo ba yun? Oo naman. Maliit na bagay lang yan. Maaaring pareho nga tayo ng rango. Mali ka. Sabi nung head, lagi mong inaapi ang mga tauhan mo. At dahil sa ugali mong yan, suspindido ka na. Loko ka! Alas na loko! Boy, sandali! Huwag kayong mag-awal! Limanan siya na kayo! Tingin lang ako yan! Pabayaan mo na lang sila, hindi sila magpapaawa. Stachow, may naghanap sa'yo. Tama na! Magpa-party kami mamaya. Ah, baka masaya yan ah. Mag-iimbita pa ako. Walang problema. Ano pang hinihintay mo? Tara na, kasama din natin sila. Hello. Okay, bilisan mo na. Magsisimula na yung party. Tara! Sige, sa susunod na lang. Mag-enjoy kayo lahat ah. Sige, bye! Bye! Hintayin niyo ako!